Hello, good morning po. So, kumusta po ang lahat? So, may repair tayo dito. Ayan po siya. Ang re-repair natin ay cooler pool. Yan. So, cooler pool po siya, guys. From Antipolo City, Barangay San Luis. So, hindi ko alam kung saan sa San Luis. Barangay San Luis. Kunbil Subdivision. Corbil. So, nakapunta na po ako dyan sa San Luis, sa Antipolo City. So, dati po akong taga Antipolo City. Yan, dyan tayo nagre-repair dati sa Antipolo City, sa Barangay Mayamot. Antipolo City. So, ngayon ay lumipat na kasi tayo sa Taguig City. Yan. So, may repair tayo dito. Madumi to. Ayan, nakikita nyo yung paligid. So, madumi siya. Ayan, no? Super dumi. Yan. Ito po ay liquid damage. Ayan. So, may pangalan kasi siya. Hindi ko maano ba makita sa pangalan. Ayan. So, pansin nyo. Ayan, liquid damage to. Saka ito. Ayan, no? As you can see. So, ang memory nito, 512 pang isa kasi yan nakalagay dito. 4 GB lang ito eh. Eh, apat. Tapos meron din sa kabila. 512 pa yung isa. So, lumang version pa ito ng 1050 Ti. Ayan. So, may corrosion dito. So, no display siya. Yan. So, may seal pa po siya. Naka-seal pa. Hindi pa siya nabubuksan. Pero pwede naman yung buksan gamit yung ano eh. Kahit pa sabihin naka-seal. Yan. So, buksan lang natin. So, may pangalan po siya. Hindi ko masyado matagilid. So, yan. Tingnan natin. Tingnan natin yan. So, ngayon po ay araw ng Tuesday, December 13 po, 2022. Yan, sa alas 8 po ng umaga. So, bagong ano natin? Opening. So, yan. Tanggalin na natin. So, may pangalan siya, hindi ka matagilid. Oops. Yan, tanggalin na natin to. Super dumi na yan. So, wala naman siya nakalagay dito. So, medyo madumi lang siya. Yan. Yan. So, tanggalin natin itong backplate para maidapa natin. Yung PCB, mabaliktad. Kasi liquid damage. Ito pa. So, mahaba pa rin yung pila ng repair natin ngayon. Nakikita nyo doon sa kabila. So, yun pa rin yung pila natin. Yan, haba. May malaking man dumating dyan. Malaking box kaninang maaga. So, yan. So, ito yung mga donor natin sa likod. Yan. So, yan yung ano. Marami pa. So, may di pa kinukuha. Mga di pa bayad. So, yan yung repair natin. So, ano natin to? Inspection natin. Microscope tayo. Microscope. So, naihiyan siya ng daga, guys. Rat urine. Ito may mga resistor na tinamaan. So, umagos dito. Baka natamaan yung kanyang ano. Actually, yung ganito guys, na mahuna to yung video card na ano, Colorful, iGame, China yan eh, made in China. Colorful, iGame, MLSN, meron pang ganun eh, made in China. So, mahuna yung ganitong mga video card. Yung mga repair ko nito, ano siya, nasisira yung GPU chip, at saka nag-shorted lahat ng VRAM. Meron ako dyan sa likod.
Nagsushorted yung mga ano niya, biram. Lahat ng biram nagsushorted. Nasisira yung kanyang 1.8 on. Tapos yung kanyang BDD. Yun. Ng kanyang biram. Nasisira siya. Nagsushorted lahat. So, hindi ganun ka ano yung protection niya. Kumpara dun sa ibang mga video card na nasisira mo na yung MOSFET. Na yun, nababypass, napaproteksyonan yung mga biram. So, yun lang yung difference niya. Knockdown ka, knock. May ano dito, oh. May locker flow. So, ito ay 2022. Binili. So, wala din. Voided din ang warranty nito. Kahit sabihin may warranty. So, wala lang tayo nitong donor. Ang problema. So, ingatan natin. Matanggal ang resistor. Wala tayong donor dito. No schematic ang ganito. Wala. Mahina ang support ng ganito eh. Kumpara kay, ano, MSI, Gigabyte, Asus. Yung ibang brand lang. Sana walang natanggal na pesa. Ayun, tanggal na. Pero kung wala yan, hindi naman natitikit. Okay lang yung capacitor. Huwag lang yung resistor. Ito pa. Yung mga data lines niya. Yan, minawawala din pesa. So, missing. I think dito, wala naman dito. Kasi yung ihi ng daga, hindi naman natanggal eh. Hindi siya naman siya nilinis. Kagandahan lang nito guys, ay pinadala agad ng customer na hindi niya nilinis. Yan ang maganda. Kasi percentage ng repair ko sa mga liquid damage is umaabot siya ng 70% success rate. Kapag galing na sa technician, yun na, doon na tayo nahihirapan. Then, minsan din na nare-repair. Kaya maganda. Huwag nyo lilinisin para kita yung evidence. Alam yung possible sira. Ito kaya, possible. Baka dito, sira yung mga, ano, masisilip agad. Ano to? Crack ba to? Parang crack ito. Crack ba? Hindi naman. Malalaman natin yung pag-shorted. Parang may crack. Ito 1.8 volts to. Itong coil na yan. CMD coil. Ihi ng daga. Wala, natanggal na. Wala, tanggal na rin. So, wala talagang display yan kasi wala yan guys. Pag nawala yan data lines, wala na yan. Talagang walang display. Buti hindi naman namalma. Sana hindi nasira yung chip. Kaya hindi nag-shortage yung kanyang VRAM. Kasi yung ganitong modelo, malimit. Sira yung ano eh. Sisira yung kanyang VRAM. Shorten din. Buray na natin yan. So, hindi na kailangan niyang warranty na yan. Voided na yan eh. Kasi liquid damage. Basta liquid damage. Na-repair na akong ganyan eh. Hindi, ano, hindi tinanggap sa warranty sa pina dinala sa akin na repair natin. Sa liquid damage po siya.
So, na-repair. Buti na-repair ko siya. Kung wala, bili na ulit yung customer. So, yan yung mga liquid damage eh. Pwede warranty kasi. Kahit sa naman. Basta nabasa. Pero mayroon kasing iba na ina-accept pa. Pero yung iba mahigpit eh. So, liquid damage. Sa gilid ko lang, guys. Kasi, na... Ano yun? Ayan. Matindi na iiyan tong biram niya. So yung fuse niya, pinagdugsong-dugsong lang. Hindi pa... Sabagay. Ano kasi yan eh? Yung fuse, kapag pinagsama-sama mo, mataas din yung ampera. Yan. Kaya halimbawa, ang ampera niya ay pointa na, 200 milliamps lang. Pag pinagsama mo yan, mga tatlo, edi 600 milliamps pa rin. Ayan. Nagdugsang-dugsang. Hindi pa nilaki yan. Tapos, inisa na lang. Sa bagay, yan lang available na parts eh. Nang nag-build sila. Yung company. So, yun yung design nila na yun lang yung kakayanan na ampere. Kasi may ano yan eh. Protection kasi yan mga fuse. Hindi pwede yung lahat ng klase ng fuse. Meron yung amps na tinatawag na requirements na ganun lamang. Hindi pwedeng tumaas. Hindi lahat ng fuse ay pare-parehas. So, nakakasira po yun yung tinaasan mo ng fuse. Bagamat fuse siya, nakakasira yan. Kasi yung protection niya sa gitna, pumutok siya pag may short circuit. So, hindi na siya puputok. Kasi bibigay na yung kasunod na piyasa na yung requirements niya ay hindi nasunod. Siya na yung bibigay. Yan. Ganun yun eh. So, buti hindi naiiyan yung GPU chip sa ilalim. So, dito, naiiyan dito. Pero natuyo na dito. Yan. Dito, naiiyan dito sa part na to. So, dito na lang tayo focus. Sana ma-repair natin.
Capacitor. Lumen solder natin sa lumen solder. Soldering wire. Nahihigop. Yan. At connected na rin. Ito pa. So, marami siya mga not connected pala. So, dami pala siya. Sa mga anim. Possible yan. Mawala yung ano connections. Anim. Ito. So, itong isa wala din. Wala ng connections. So, ayusin natin. Pwede patay. So, ayaw na. Ayaw nang kumapit. Sira na eh. Kukuha tayo nito sa 1, 2, 3. So, 7, 8. 8 capacitor. Mayroon pa pala dito. 8 capacitor yung... So, ayusin natin to. Wala, hindi naman ito missing kasi wala ito sadya. Natuklap lang yung mga ano. Ito connected naman to eh. Lagyan lang natin ng ano. Ito.
connected pa naman. So ano pa tayo ng capacitor? So okay lang to, medyo ano to? Lowest. Ito, nakakuha din tayo sa ano. Colorful din to. Ah, tama. Nakunan ko na to ng mga piyesa eh. Ito yung shorted lahat ng memory. Ayan. Colorful. Sirain kasi. Donated na to ng customer. Saan? Kuha tayo dito. Malinis pa yan. Walo. 1, 2, 3, 4. So, ang ginagawa ko dyan para madaling kuhanin, i-applyan natin ang Lumel Solder sa tagiliran. Ayan, applyan natin. Ayan, palalambutin natin yung hinang. Mas madali yan tanggalin pag ano. Para hindi masira. Tapos isa-isahin natin siyang tanggalin. So, ayan. Tanggalan natin. Nakita ba sa camera? Hindi ko napansin. Ayan. Diba? Madali lang siyang ihinang kapag in-applyan nyo ng low melt solder. Bilis lang niya. Saan? Ayaw kumapit sa kamila. Ayaw kumapit na. Okay. Ito na lang isa. Pwede yan guys, ito. Support lang naman ito, may kadikit siyang isang malaking capacitor. Pwede namang wala to, pero mas the best meron. Para yung protection niya. May dagdag yan eh. As kung nakapull yan sa ibang locations, hindi siya ground. Yan. So at least, kasi yung kabilang dulo. Hindi siya connected.
So, check natin siya kung shorted or not. Tapos, lilinisin ko siya, guys. Para malaman natin kung okay siya. So, yung iba, sanay sa ohms mag-tester. So, ako sa diode. So, hindi naman siya shorted. Itong ating VRAM, hindi naman. So, ibig sabihin, hindi naman shorted dito, hindi mag-shorted dito sa Bicol. Kasi dito manggaling lahat ng 12 volts dito sa Bicol. So, low-end lang ito. Pero 4GB po siya. Ayan. Sana gumana. So, testing natin. Galing natin yung so, check natin kung mayroon siya, kung okay. Tapos, kapag may display, mabilisan lang. Sana hindi umusok. Ay, lagyan natin ng sa inyong cable. So, ito. So, let's power on. Ayan, nag-warm yung chip. Check natin kung may display. Bench. Ay. Ay, may display siya, guys. Kita ba? Yun. Yun, oh. Okay, may display. So, okay na siya, guys. May display na. Kasi, naka-note kasi dito na display. So, liquid damage po siya. Nahihiyan ng daga. Hindi ko alam kung daga po sa asan. So, basta nahihiyan po siya. Tingnan natin. Ano ba nakalagay dito? Wala nakalagay dito eh. Yan. So, nakalagay lang dito guys sa from Antipolo City. Ay, saan ba yan? Camera. Ito yung box niya eh. Yan. So, ito lang nakalagay eh. Antipolo City. Yan. Yan. So, ColorPol GTX 1050 Ti 4GB. No display. So, yan yung nakalagay. So, liquid damage po siya. So, wala iba nakalagay na pangalan. So, ito yung pila natin sa repair. Ay. Ayan. 432 kay Sir Herbert Bautista. So, dumating siya ng November 30, 2022. So, ayan. Lilinisin ko lang siya, guys. Then, stress test ko. Ano? Pakita ko na lang sa inyo yung stress test result. Okay? So, clean lang natin. So, order na ako, guys, ng Sonic Cleaner. Yung malaki. 10 liters. So, ngayon kasi, hindi na natin, wala tayong Sonic Cleaner, kaya matagal kasi pag yung mano-mano eh. I-skip na natin yon sa video. At saka, actually guys, hindi maganda ipakita yung pagki-cleaning. Kasi ang daming gumagaya. Mali kasi yung ginagawa ng iba. Yung mga lahat ng gumagaya na nagki-cleaning ay salit na maging success yung ano nila. So, fail. Especially dun sa walang knowledge sa computer repairing. So, yung mga dumadating kasi sa akin, nilinis lang daw, palit ng thermal paste. Gumamit daw, no? Tapos yun, wala nang display. Dating may display.
So, dami failure. Kaya hindi ko na siya pinapakita ngayon sa paglilinis. Kasi yun yung mga failure eh. Ang dami. Tapos ang nangyayari, sinisisi pa tayo na sabi, ay, pinanood ko sir yung YouTube channel, no? Oh, cleaning mo, tama naman, ganun naman ginawa ko, tapos wala ng display. Ayun, so parang naging dahilan pa tayo ng kanyang pagkasira ng video ko. Kasi gumagana before, ayun, hindi na gumana nung ginaya tayo sa YouTube channel natin. So, hindi siya maganda. Ano siya eh, kung ipi-percentage natin yung effect niya, isa na panood sa mga nagsisend sa akin ng repair na ganun, yung percentage sa yung failure is 70%, 30% lang yung success dahil lang sa napanood sa YouTube channel, okay? Or yung hindi man sa YouTube channel ko napanood yung iba, sa iba. Ayan, sa ibang channel. Ayan, yun yung failure eh. Kasi mahirap talaga pag walang experience. So, pan-technician lang kasi talaga yung ano eh. Yung mga experienced technician lang dapat yung nakapanood na may correct para maayos. Pero yung iba, ano siya guys ha, hindi video card technician, hindi siya computer siya, cellphone technician, na failure pa din siya kahit cellphone technician. Kasi iba yung ano eh, hindi ko alam bakit. Siguro may failure lang ta, kasi mali-mali, ganyan, something ganyan. So, okay? So, ilinisin ko lang po ito guys, then stress test natin, pakita ko sa inyo yung stress test result. Okay? So yan, update lang po sa ni-repair natin. So ito na po yung ating stress test. So running good condition na po siya. So na-stress test natin, 18 minutes na po siya. So turo ko na lang, hindi natin malalapit yung camera kasi naka-cable siya, hindi abot dito. So 18 minutes po siya. So GPU load niya na 99%, temperature natin is 62 degree lang po siya. So, mababa lang siya po. So, ayan. Ang kanyang specs po ay PNY po ito na Colorpool ang brand. Colorpool ang brand. GTX 1050 Ti po siya. So, DDR5 po. Hynix yung kanyang Vivo memory na ginamit. 4GB po. 128 bit. So, ayan. Ang kanyang higher GPU clock is 1752 MHz. So, ayan siya. So, yung okay naman yung stress test niya po. Pantay naman yung temperature niya. So, yung up and down. So, yun ay, pag may nagaganon masyado, later baka hindi maayos yung thermal paste pag ganon. Pero, so far, okay naman siya. Wala siyang problema. Good na good po siya. It's working fine na po. Ayan. So, liquid damage po siya. Nahihiyan ng daga. So, napalitan natin ang pyesa. 8 pieces capacitor po yung pinalitan natin. So, yeah. So far, after cleaning, deep cleaning, so, okay na po siya. Stress test, it's working fine. Ready to ship na sa po sa ating may-ari. So, ito naman ay from Antipolo City po. Lalamove lang naman siya. Pinalalamove. Pwede pala busy nung customer. Depende kung anong gusto. So, chat-chat na lang natin. Medyo malayo-layo din kasi Antipolo City si Lalamove. Kung saan mas mura. Pero kung kaya niya nang magmadali siya, di ilalambob talaga. Ayan. So, okay na siya. It's working fine na po. Ready to use na ulit. So, nahihiyan na. Buti, hindi niya po nilinis. Nakita natin yung evidence. Then, repair po natin siya. Ayan. Okay na siya. It's working. It's working. So, marahaba pa yung pila ng ating repair. Sa likod, tambak pa yan. Ayan. Ayan po. Dami pa. So, sa mga donor board natin sa likod. Mga donated by our customers. So, yan po siya. So, yan ang ating repair as of today. So, yan. Haba ng pila. So, kailangan mag-rush. So, ngayon ay December 13 na po. Yan. Kailangan nating magmadali. Mag-repair. Para tayo ay makarami ng repair. Kasi, lapit ng holiday. So, kailangan po nating makarami. Yan, para may mapanggastos, may panghanda po sa New Year. So, sabay sa bayaran ng bahay. Ayan. So, nagre-rent lang po tayo. Ayan. Ayan, sa mga nagpapa-shoutout po sa ating YouTube channel. So, hindi ko po kayo maisa-isa. Napakarami nyo po. So, alam nyo naman yan. Shoutout sa inyong lahat. Ayan, so. Sa mga bago pa lang sa akin salta sa aking channel. So, pakisubscribe nyo na lang po. Click nyo rin notification bell. Para ma-update po kayo sa ating ina-upload na mga videos. Ayan.
Ah, so paki-share niyo na lang po dun sa mga iba, sa mga customers po. Paki-share na lang po na para malaman po ng iba pa nating customers, mga kaibigan, kamag-anak, etc. Ayan, so pag may video card po kayo, huwag niyo pong linisin. Kung may sira po siya, matik po yan, may sira, padala niyo po agad sa technician. Padala niyo po agad dito sa atin para yung evidence po hindi mawala. Ayan, huwag niyo na pong linisin. Para mas malaki, tumastas yung porsyento ng marirepair po, maging success repair po siya. Ayan, huwag na kayong magtipid. Huwag niyo tipirin yung video card kasi video card po mahal yan. Nasa, kung 4GB, start ka ng 12,000, pataas po yan. Pag 4GB, pataas na model. So, huwag niyo yung tipirin sa thermal pad, at saka thermal paste. Every 6 months, magpalit na ng thermal pad and thermal paste. Para yung buhay ay humaba, buhay ng video card. So, yan. So, yan po ang ating repair as of today. So, para sa video card na ito, na Colorpool DDR5. So, liquid damage. Naihiyan ang taga. So, yan. May next repair tayo dito from La Union to San Blas, Bangak, La Union. So, ito yung next repair natin. So, LBC po siya. Hindi ko siya mapapakita sa, ano, ito siya. Sa ano, may mga pangalan po kasi. So, meron kasing customer ayaw ipakita yung pangalan nila sa information. Ayan. So, yan ang next repair natin. LBC naman to. From La Union. Okay? So, hanggang sa muli. So, see you on the next video. Bye-bye!